Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya noon, nung Presidente Mansao pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya ay mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Hinihimay na yan sa ngayon marahil ng iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ang sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y pangulo pa. Mm-hmm. Parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya noon, nung Presidente Mansao pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gano'n nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Sir, doon sa galing ninyo, as a lawyer, ano yung pwedeng gamitin against him? Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bokasyon sa kanya o kanino man at ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagnanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagutin. Napapasukan muna yan, bagaman ako isang abogado. Sir, yung why do you think he made those admissions under oath, knowing that he is also a lawyer and he could get into trouble? We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita nyo naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yon sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang provision sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin hindi ng sinuman ng pamahalan at sinumang nakaupo sa pamahalan. Sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminals. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay ng pagdilig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho o hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-aming yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba makukulong na siya or ma-ICC na siya or... doon sa mga sinabi niya kahapon or at and doon sa
to follow up dun sa point ni Celia, no, para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya dun sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko muna yung ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryohan. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito: I am willing to take full responsibility. Mm-hmm. Me. Just me. Mm-hmm. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Mm-hmm. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbiso. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, ha, 6 na taon ang kanyang termino, dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Eh, ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Eh, sir, ba't nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Mm-mm. Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matubato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. Dalawat kalahating taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Mm-hmm. Na, hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbiso, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong na nga yung mga pulis and yet itong higher-ups of the president are free, di ba? Kaya nga, ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Di ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kumpleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay, hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Mm-hmm. Hindi okay yon, ha? Mm-hmm. At hintaba nga, gaya na nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Mm-hmm. Nasobrahan ba yung Duke Courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Mm-hmm. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit say ganun. Mm-hmm. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. Mm-hmm. At sa kawawa din naman yung staff na nandun naghahanda
bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa hearing kahapon. Marlon. Sir, kasi lalo kami yung... Gawa din kayo. Pag mag... ...dito ng mga hearings. Sir, yun ang maraming mga rules na na-violate si President, yung former President kahapon. Do you think yung chairman do better in the next hearing? Kasi nga, pag may mga dating mga resource person, mga PNCO na police, kung pagsabihan sila pag nagtataas ang boses, nagiging emotional. Yan yung kahapon si former president. Nagkipag-argue kay Senator Risa on several points. I think Senator Coco did a good job, more than what I had expected, especially given the fact na kung pipiliin mo ang mga miyembro ng Senado ngayon na hindi nagbabiyahe o dahil recess ngayon, sino ang pipiliin mo naman mag-preside na magiging patas at parehas at hindi papabor sa isang panig man o sa kabila? Hindi madali ang papel na ginampanan ni Senator Coco kahapon. At para sa akin, nagawa at ginawa niya sa abot ng kanyang makakaya ang pag-chair, pag-preside sa hearing na yon. At nabigyan ng pagkakataon, ang importante, na makapagsalita ang lahat. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang beses at pagkakataon na nagsalita, bumukas, at pinanumpaan ni dating Pangulong Duterte ang mga bagay na ito, kaugnay ng extrajudicial killings at drug war ng kanyang administrasyon. Yung pa lamang na nakapagbigay ng venue, ng avenue ang Senado para mangyari yon, malaking bagay na yon para sa akin bilang taga-pangulo ng Senado. Sir, kanina may tweet si Senator, former Senator King, saying that only one consistent and steadfast is to love to preserve the dignity of the Senator Risa. Again, gaya ng sinabi ko, tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatilihin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings, at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Is the attention of the former president enough to file a case against him? Or dapat mag-exercise mo mas individual cases of murder? Not for me to say again. I would rather read the transcript first and let the lawyers who are interested in doing this do that. I would rather keep the impartiality of the Senate at this point in time without prejudice to any member of the Senate doing so at the proper time. Pero sir, dahil under oath na ginawa yun ng dating presidente, hindi na yung pwede niyang bawiin at sabihin nagbibiro lang siya. Sa palagay ko, yung mahihirapan na siyang gawin yun. At kung kukunin yung video footage kahapon, tila hindi naman siya nagbibiro kahapon. Okay, Mean and then Cecil. Sir, yung sabi nyo lang na paano ba niya i-operationalize yung claiming responsibility since wala siyang kaso. So walang bigat yung sinabi niya that I claim responsibility for everything that happened in the drug. Hindi sa walang bigat. Nagtatanong ako, paano nga ba? Dahil ang may kaso nga ngayon, kayo mas nakakaalam siguro ng statistics, ay yung mga polis sa baba na sinasabi nilang kawawa daw, na sinasabi nilang pinoprotektahan daw. Paano i-operationalize yun? Dahil yung mga dating chief of police ng Davao at PNP chief kahapon, sa pagkakaalam ko ay wala naman silang mga pending na case kaugnay ng extrajudicial killing. Unless alam nyong meron. So anong sense nung pag-ako niya sa responsibilidad kung wala nga naman pala siyang kaso to begin with? Siguro bahagi yung ginawa niya kahapon doon. Yung kanyang pag-amin sa maraming bagay na napanood at napakinggan nyo nga. Unang hakbang marahil yon para sa pagkakaroon ng responsibilidad kaugnay sa bagay na yan. Ngayon, ulitin ko ha, klarong magkaiba kami ng pananaw. At marahil magkaiba ng pananaw sa marami sa ating mga kababayan. Noong unang panahon, kaya sumikat, ika nga, o lumakas, sabihin mo na, ang mga rebelding grupo sa ating bansa dahil takbuhan sila ng naapi. Dahil siyempre, mabagal ang hustisa, kailangan dumaan sa korte, kailangan patunayan ang pagkakasala, at wala pa tayong parusang kamatayan. So yung naapi, may takbuhan.
at agad na kakakuha ng hostisa, sabihin lang nila, eh siya yun eh. Agad ba kakakuha ng hostisa? Hindi ba parang nakakagaang ng pakiramdam yan sa ilan? Subalit, isang malaking subalit, sa parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging ganon ng gobyerno. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, tiyakin na susundan ang tinatawag nga nating due process. Ulitin ko, Article 3, Section 1 states, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi porkit nakita ko talaga, napanood ko sa yon, kailangan pa rin pagdaanan ang tinatawag nating due process. I think I've told this to some of you, but I don't know if you've heard this from me before. Alam niyo kung saan nagsimula sinasabi ng isang mayakdang due process? Nagsimula yan sa Biblia. Sa kwento ni Cain at ni Abel. Sa kwento ni Cain at ni Abel, di ba, sinong pumatay kanino? Si Cain ang pinatay ni Cain si Abel, di ba? Kung maalala niyo Biblia, magkapatid. Hindi doon nila na-cover, sir. Tumatakbo. Tumatakbo. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buong mundo. Ang tao sa buong mundo noon, apat pa lang. Eva, Adan, Cain at Abel. Di ba? Nung pagkatapos patayin ni Cain si Abel, tumatakbo si Cain. Anong sinabi ng Diyos na nalalaman dapat lahat? At Diyos yan, ha? Bakit ka tumatakbo, Cain? Anong ginawa mo? At nasaan ang kapatid mo? Doon niya sinabi yung popular at kinukot palagi na, am I my brother's keeper? Nasagot. Responsibilidad ko ba ang kapatid ko? Ayon sa isang mayakda, yan ang basihan ng due process. Alam mo man yung ginawa, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong mapakinggan, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong sumagot. Edel lalo pa kung hindi mo alam at kidwento lang sa'yo. The process may be long. The process may be difficult. Some of you may not appreciate it and may think na pag ako may kamag-anak na inape, gusto ko may matatakbuhan ako na agad ako mabibigyan ng hustisa. Bakit hindi? Baka naman ganun tayong lahat eh. Pero, mararamdaman mo lang yung halaga ng due process kapag ka ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo yung may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta nang ni hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Yun ang punto de vista ng gobyerno at doon ang gagaling ang gobyerno. Rason kung bakit napakahalaga ng due process of law na tinatawag bago ang isang taong inaakusahan ay maparusahan anumang uri ng parusa yon. So sir, mabigat na violation ng due process yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na ini-encourage niya yung mga pulis na yung mga criminals ay manlaban na lang daw para may dahilan para patayin. And at the same time, ba't pa daw niya bubuhayin at gagastusan sa kulungan yung mga criminals? Pumigay na lang daw niya yun sa may hirap. A civilized society does not operate that way. And I believe that we are a civilized society. Sir, isa na lang sa akin. Sir, yung inaako niya yung responsibilidad sa lahat daw ng successes and shortcomings. Nandun ka pa nga. Drug. Sir? Nandun ka pa ako, sir. Sir, yung parang inconsistent lang, sir, yung nung pinapaako sa kanya ni Senator, tinatanong ni Senator Nisa, are you claiming responsibility for the death of Kian De Los Santos and others who died in EJK? Ayaw na niyang i-claim yun, sir. Sabi niya, I will not claim anything from specific cases. Again, katanungan ko rin yun. Paano mo i-operationalize yung pag-ako niya ng responsibilidad na ilang ulit makailang ulit niyang sinabi kahapon? Dadamayan ba? Sasamahan? Akuin ba? Command responsibility ba? Hindi ko alam. Dahil sa ilalim ng command responsibility principle ng ating batas, hindi absuelto yung sumunod sa isang illegal na order kaugnay ng krimen. Okay, Cecil, and then Amor. So, sir, ang mangyayari, parang rhetoric lang yung sinabi niya kahapon kasi hindi naman magagamit ng mga police in defense na sumunod na ako sa
Again, nice kong basahin at tingnan, pero curious din ako, paano nga ba ma-operationalize yun? Hindi para sa akin na sagutin yun. Marahil, sabi ko nga, unang hakbang ito sa pag-operationalize niya nun. Pero hindi ako pwede magsalita para sa kanya. So, sir, another point. Yung sa house, iba yung focus nila. Tapos parang dito, naging avenue nung isang police na sinabi, he was forced to say something against. Paano yun? Parang pinagbabangga. Actually, naguluhan ako dun. Saan ba galing yun? Na saan ba galing yun? Ba't biglang... Invited. Ah, dala nila ba ito? So, how do we ano yun? Tagadagay niya ta? Kaugnay ng EJK. So, hindi sir, pinupuyasa daw siya. At saka abante. Ah, ode, may pagkakadali ni imbita rin naman siya sa Quadcom. May pagkakataon siyang ulitin yung kanyang pinanumpaan na salaysay dito, doon sa Quadcom. At harapin mismo, yung mga inaakusa niya na di umano namilit sa kanya na mag-execute na affidavit. Pero, hindi ko na subaybayan yan. Pinirmahan ba niya yung affidavit? Hindi po. Uh-huh. So, kinukwento lang niya na nagtangka. Pinressure. Hindi, nagtangka. Yes. Hindi nagtagumpay. Kumbaga, attempted. Pero so, hindi yung pwedeng maging dahilan para magkaroon ng rift between Senate and House dahil may inaakusahan yung resource person dito. Hindi naman dapat dahil, ulitin ko ha, inter-chamber courtesy dictates na hindi namin kung sakasakali puwersa yan ang sino mang mambabatas na inakusahan dito na mag-appear, mag-attend. Tulad lamang naman ang ginagawa ng Kamara kay Senator Go at Senator Bato. Hindi din sila pwedeng puwersahin mag-attend. Pero pwede naming imbitahin yung nag-aakusa. Inimbita nga namin si Garma. Inimbita nga namin si Kerwin Espinosa. Hindi nga lang nakadalo sa pagdinig na ito. Pero walang pong ipigil sa Kamara imbitahan itong pulis na ito para komprontahin siya dun sa akusasyon niya laban sa dalawa o tatlong mambabatas. Senator Bato is pushing for Senate protection from Colonel Grijaldo. Paano yung mangyayari sir kung Ikukonsulta ko yan sa mga miyembro ng Senado kabilang na kay Senator Bato dahil wala namang witness protection program ang Senado. Issue na rin yan nung panahon ni dating Pangulong Arroyo, naalala nyo. Wala naman, may mga testigo kami, kaugnay na impeachment laban kay dating Pangulong Arroyo, naalala nyo. Minority pa kami, hindi kami majority sa Kamara. So kanya-kanyang hugot na lang ng pagagastusan para maprotektahan yung testigong gusto naming protektahan. Ang dahil nga, wala namang ganong budget, sistema at batas kaugnay ng Senate o House Protection, Witness Protection Program. But I will discuss it with him to what extent we can help ensure the safety of this person. Bearing in mind na nasa active service pa siya. Sir, before Amor, sir, dun sa naging testimonies ng dating Pangulo, lumilitaw na sobra siyang gigil, galit sa mga criminals, lalo na sa mga drug suspect. Pero kung totoo yung mga sinabi niya, mali lang po yung kanyang proseso para i-neutralize or lipulin yung mga drug suspect and other criminals. Again, meron tayong due process na tinatawag eh, na hindi pwedeng ikalimutan at isang tabi lamang. Nakakalungkot na bilang abogado, alam niya dapat yun. Kung talagang emotional siya, mabigat para sa kanya yung mga krimen, yung nakikita niya yung dugo ang bata, patay na... Nandun na ako. Mm-hmm. Lahat naman siguro tayo, ganun eh. Huwag niyang akuin na siya lang yung masama ang loob doon. Siguro naman tayong lahat, pag may nakitang patay, ginahasa, minutilate na bata o sino man babae o lalaki o matanda, lahat naman tayo siguro magagalit eh. Pero yun ang pinagkaiba ng gobyerno, siguro, sa ordinaryong tao. Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas. Kahit nga ang gobyerno, hindi nilalagay sa kamay niya ang batas. Dinadaan niya sa proseso. Again, a civilized government can do nothing less than provide an ensured due process to anyone and everyone. Gaano mang kasama, gaano mang kabigat sa dibdib natin, dahil ulitin ko, hanggang hindi ikaw mismo yung inaakusahan ng mali,
hindi mo mararamdaman yung bigat at kahalagahan nito. May isa pa ako nais talakayin. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil siyempre sinasubmit sa LBRMO ng DILG ang kada budget deliberation. So, yung crime index, sir. Ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Eh kung wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. So yung unang dalawang taon lang, tandaan nyo, sinimula ng War on Drugs o 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum ng double barrel? July 2016. O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18, ng 60%, halos triple. Maraming patayan nga, sir. Kasi, kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. So they are claiming daw na mas safe, no? Nakakapaglakad daw kahit anong oras. So mas mataas yung crime nung time nila. Dami ng patayan. Yun ang sinubmit sa amin. Pinacheck ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yun. Dahil kasama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yun, alam nga namang hindi mo bilangin yun. Maraming pinatahimik. Hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan sumusunod sa datos at statistics na sinubmit sa amin noong mga panahong yun. Nang sarili din niyang administrasyon, nang sarili niyang DILG noon, at ng kasalukuyang DILG. Okay, Amor. Ay, Marlon. Yes. Sir, kahapon sa gallery, yung nasa audience, they were cheering him on, tumalakpak pa nga, tumatawa, every mention ng mamura. What do you feel about that? Actually, sino ba yung nasa gallery? Hindi ko alam eh. Siguro. So baka supporter, baka naman supporter niya, hindi ko alam. Supporter niya, empleyado ba ng Senado, kayo bang nandun? Hindi ko alam eh. Normalize. Which is not good. Ulitin ko. Sana wag tayong mamanhid na okay lang yan at normal yan. Kaya nga sang-ayon ako at tama at kinatiga naman ng chair si Senator Risa sa kanyang pinoint out kahapon na wag naman gawin yan dito sa Senado. Okay, Amor. Sir, pag sir, pag under oath po ba, anong pag under oath po, sir, ano po yung implications ng laban-bawi sa mga statements? Kasi for example, si former president kahapon, although sinabi niya na may death squad siya, later on, sinabi niya din dun sa hearing na hindi naman talaga death squad. So ano pong implications nun? Ang sinabi niya, hindi daw mga pulis. Kung narinig ko ng tama. Mga gangster. Ang sinabi niya, wala daw reward. Ang sinabi niya, mga gusto lang talaga pumatay, kung naalala nyo. Opo, sir, may sinabi din po siya, medyo mas late pa na parang hindi naman death squad, basta alam ng tao na andyan ako. Parang may mga gano'n na vague na medyo naman, pagbawi. I don't think it's vague. Remember, kung gagawa ka ba ng sindikato, papangalanan mo ng crime syndicate? Kunyari, Mayan Crime Syndicate, yun ba talaga? O gagawin mo, Paragon? Ayaw niya ba, sir? Na kunwari lang. Di ba, tatawagin mo bang crime syndicate yon? Tatawagin mo bang death squad yon? Eh, sir, siya sabi. Hindi, tanong yon. Kaya di ba, tinanong din, si Senator De Lima tinanong mismo, yan ba talaga ang pangalan?
Ang sagot ay hindi ko alam. So, yung death squad is a characterization. It's not a name. So, nung tinatanong marahil siya, ulitin ko ha, pinungunahan natin natin mga sarili, magandang basahin nga na walang emosyon eh. So, pag kinakarakterize na death squad, baka sabihin niya, hindi. Kasi, di ba, hindi naman death squad ang tawag doon. Tingin mo ba, manggagaling sa kanila yung pangalan na Davao Death Squad, kung meron nga? Tingin mo ba, pag nagmi-meeting sila, may tarpaulin sa likod na nakalagay, Third Convention of DDS. Hindi naman, di ba? Sir, meron sa doon pinatay. Hindi naman siguro, di ba? So, when he was being asked, meron bang death squad? E di, hindi naman nila pinapangalan ng ganun. Pero siya yung nag-initiate na magsabi siya na meron siyang death squad. O, pero sinabi din niya, di ba, na basta alam lang nilang nandyan ako. Yes. Walang ganun. So, again, because they're, I think they're getting, they were getting confused yesterday with nomenclature. Mm-hmm. So, pag tinanong mo, is there such a thing? Kaya niyang sagutin ng no. Mm-hmm. Kasi wala naman talagang ganun na may pangalan siguro. Again, ha, don't be confused about... Sir, meron daw pinatay mo na may nakalagay na... Hmm. Sir, pero siya nga Sir, na kami na yung nalito. Siya nga yung nagsabi, sir, na may death squad siya. And then when Senator Coco clarified, sabi, may sarili kayong hit squad, can we be very clear? Biglang sinabi niya, hindi naman death squad. Basta lang ng taon dyan ako when you... Kasi nga, again, ha, hindi naman siguro kasi tinatawag... Na death squad. Dapat, imbis na ginamitan marahil ng pangalan, dinescribe. So, meron kayong mga tao. Di ba? Kasi, again, it's nomenclature. Pero detalya. Exactly. O, sinabi din niya na loose term mismo yun. Okay, RG. When the former president said that he was using his legal acumen, knowing na pwede niya, yun na yung way out niya. O, pero gusto ba niya ng way out? Di ba nga? Yeah, gusto niya. No. He could have said it more categorically. Agree, but probably at the right time too. Ulitin ko, marahil unang hakbang niya pa lang 'to. Alam mo, sa tagal kong kilala at nakita niyo na naging pangulo si dating Pangulong Duterte, he tends to do things that you do not expect. Hindi ito yung normal na direksyon na inaasahan mo sa nagagawin. And I've also learned not to try to even predict it and to simply wait. Yes, ma'am. Sir, sir, with all this confusion, any points of improvement for the next hearing po ng Blue Ribbon Subcommittee? Points of improvement. Again, this is the first time that a former president with his character has ever appeared before any institution, either the House or the Senate, under oath. I think we have to give the committee members and the presiding officer some leeway. On improvements, ako kasi ganun eh, sorry ah. I'd rather take advantage of the presence of the resource persons than let the members deliver long opening statements. Mas gusto ko marahil yan dahil nandun tayong lahat, nanonood tayong lahat para pakinggan yung resource persons. In fact, medyo matagal-tagal bago nabigyan ng pagkakataon nga makapagsalita si dating Pangulong Duterte. Mas kung sakasakali, mas malaking oras ang dapat bigay sa mga resource persons na magpahayag ng kanilang opinion o sumagot sa mga katanungan mula sa mga senador. Sir, dun sa nangyaring first hearing, sino ang tingin nyo mas prepared? Yung mga senador o yung resource person like si former President Duterte, ang observation na invade niya yung hearing? Lahat naman naghanda. I think the former president had a prepared statement, but as usual, he did not read it. Kung mapapansin mo, meron siyang papel, pero parang hindi naman niya binasa masyado. He simply quoted from it from time to time. Lahat naghanda sa pagdinig na yon. At para sa akin, ulitin ko ha, hindi para sa akin o sa atin na husgahan yon, dahil alalahanin natin na nakapagbigay ang Senado ng oportunidad, venue at pagkakataon na magsalita ang dating Pangulo under oath patungkol sa EJK at patungkol sa kanyang drug war nung siya'y presidente. Malaking bagay na yun, malaking step forward na yun towards transparency and finding out yung punot dulo nitong EJK at war on drugs na to. Sandra.
Sir, follow-up ko lang yung sinabi mo kanina na parang baka pala. Nga... Nandito ka pala. Okay, sir. Baka nga, sabi mo, baka first step na ito. So, do you believe na baka sincere siya na gusto niya mag-take responsibility? Posible. Malay mo, hindi natin inaasahan. Malay mo, biglang mag-attend siya sa Quadcom at doon naman yung part 2. Hindi natin alam eh. Again, ang kaibahan, ulitin ko ha, nag-press con siya, hindi ba, pagkatapos ng hearing. Mm. Pero ang pagkakaiba nga ng speech at press con sa nangyari kahapon, lahat ng sinabi niya kahapon ay pinanumpaan niya. Mm-hmm. Na totoo at pawang katotohanan lamang ayon sa kanyang personal na karanasan. As a lawyer, he knows the difference between the two. So sir, pwede bang i-take advantage ng ICC yung mga sinabi kahapon ni former President Duterte? Again, I have no idea about this ICC. I keep on reading about it, but no formal communication has been sent to me as Senate President. No formal communication has been sent to the Senate about that. And whatever I read about ICC is only from Filipinos who claim to be talking to them. Pero walang formal communication or letter from the ICC for me to actually make an educated evaluation of what they will do or where they are right now in the current situation. Paano kung dumating yung punto na formally i-request nila na mahingi yung mga documents? It is a public document. Again, kayo nga, bibigyan ko eh. Mm-hmm. Ede kung ayaw ko magbigay, ede ikaw na magbigay. Again, it's a public document. They can easily get access to it. We will most likely even put this in our website as part of transparency. So there is no difficulty in obtaining that. And there is no issue regarding that. Okay, Sandra, and then Mayan. Yes, Sans. Sir, yung ano, kahapon, sinabi rin ni Senator Coco na parang next hearing daw unahin nila yung mga victim. So, but at the same time, sinasabi ni President Duterte kahapon na tapusin na natin ito dahil yung kailangan pa daw niyang lumipad, ayaw niya magpabalik-balik. So, yung chance na baka hindi na siya babalik, eh, nandoon po. Ano ho, nandoon, but it's not up for him to dictate the circumstances of the hearing. And I think Senator Coco made that clear yesterday. Di ba sabi niya, whether you like it or else, or words to that effect. Di ba, meaning, hindi para pagpasyahan niya yun. Ang nais ko lang sana, dahil nga tila naging issue ngayon. Sige, may mga ganyang pag-amin. Sige, under oath. Ulitin ko, bakit yung mga pulis ang may kaso at yung mga nasa taas na di umano nag-utos ay wala? So sana, yung mga biktima dahil sa pag-amin, kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magre-reklamo. Kahit gustuhin ng isa sa sino man sa inyo magsampan ng reklamo sa napakinggan nyo kahapon, laban kay Pangulong Duterte, you are still not a party in interest. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Sana hindi matapos sa paglalahad sa komite. Sana idiretso nila sa pagsampa. Parehas na lang nung kay Pastor Kibuloy. Sana yung mga testigo nandun dahil apparently hindi silang lahat ay nagsampa na ng kaso. Tumestigo lamang sa komite. Sana wag silang tumigil doon, idiretso nila sa pagsampa ng kaso. Hindi naman dapat end all be all yung nakapagsalita sa hearing under oath. Dapat sana ituloy nila sa pagsampa ng kaso. It works both ways. Para mabigyan din ng pagkakataon yung akusado na sumagot, magpaliwanag at komprontahin yung testigo laban sa kanya. Okay, Sandra, no more. Mayan. And then business. Yung kanina na malamang lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte under oath ay first step niya to what? Hindi, yung pag-ako niya ng responsibilidad. First step niya to what? Unang hakbang pa lang siguro yun sa pag-ako ng responsibilidad. Kasi gaya ng tinanong niyo kanina, di ba? Ano ngayon? Di ba? Nakakulong na nga yung mga pulis na kinasuhan. Natanggal na sa serbisyo. Hindi ko alam at ulitin ko. Natuto na akong huwag pangunahan sa kanyang mga gagawin si dating Pangulong Duterte. Intayin na lamang natin at magkomentary na lamang tayo pagkatapos. Sir, for soundbite lang, yung mga hindi lang kay Pangulong Duterte, lahat ng sinasabi ng resource persons under oath sa Senado ay pwede pong gamitin pag may magsasampa ng kaso. Yes.
Sir, pwede rin nilang gamitin sa depensa nila for that matter. Sir, dun sa observation nyo na bakit yung mga nasa baba may kaso, yung nasa taas wala. Sino mga dapat magpaliwanag tungkol doon? Ano ibig sabihin mo, sino dapat magpaliwanag? About DOJ? Ba't hindi nyo kinasuhan yung mga nasa taas, mga maliliit lang ang nakasuhan? Hindi. Sinagot ko yun kaugnay ng pagkuha niya ng responsibilidad na siya lang at siya lang dapat ang managot. Pero nakasuhan. Kasi ang nangyayari, tila hindi naman ganun. Tila ang nananagot ay yung mga pulis sa baba. Mm-hmm. Di ba may nabanggit? Puro mga PMA yan. Magagaling yan, matatalino yan. Mm-hmm. Hindi naman lahat ng kapulisan natin ay graduate ng PMA. At hindi naman lahat ng kapulisan natin ay pareho yung pagkakaintindi. Mm-hmm. Kaugnay nung neutralize. Kasi sa totoo lang, ang tatapang gamitin yung salitang neutralize, ipapaliwanag, ilang taon ang nakalipas na, to be exact, 5 years after, doon palang ide-define sa manual. Mm-hmm. So, pag narin- kung ang intention naman talaga ay, hindi, ang ibig sabihin namin dyan, hulihin, pag nanlaban, you have to defend yourself. Mm-hmm. Then why can't they put that? Mm-hmm. Why did they not put that? Tama yung punto ni Attorney Chel Jocno kahapon. Mm-hmm. E de yun sana ang nilagay. Na term. Mm-hmm. Kasi tuloy, ang interpretasyon, sige, yung mga dating PNP chief nagsabi, ay, hindi yan ang ibig sabihin namin. Mm-hmm. Ang daling sabihin nun ngayon eh. Mm-hmm. Sinabi ba nila noon? Yan din ba yung pag-unawa ng mga pulis noon? Magandang matanong, yung mga pulis na nakakulong ngayon at kinasuhan, na-dismiss, yan din ba yung pag-unawa nila ron? So baka iba interpretation eh, pumapatayin. Not... Di ba nga, hindi mo naman gagamitin nga dapat yung mga ganong salita because may duda eh. At the very least, kung hindi man yun ang ibig sabihin nun, may duda. Gusto mo bang may duda? O wala? Tapos yung mga salitang binibitiwan pa noong mga panahong yun na hindi under oath ay patayin. Berlin, shoot them. Paano mo i-interpreta yun? Mm-hmm. Okay, related muna. Business matter so, na yan. So anyway, the point I'm driving at is this. Kaugnay ng katanungan mo kanina, Sally. Ayaw kong pangunahan kung anong gagawin na sunod ni Pangulong Duterte. Sapat na siguro na kahapon, inako niya yung responsibilidad. At proud siya doon. At hindi niya kinakahiya yung bagay na yon at lahat ng ginawa niya. So dahil inako niya yung responsibilidad, sabi niya, I take full legal and moral responsibility. So, pwede nang masabi na may pag-asa na ho yung mga pamilya ng mga biktima na matatamunan nila hustisya. Bahagi, oo, siguro. Nasa sa pamilya ng biktima yun kung sa pakiramdam nila yung makakamit na nila hustisya. Dahil yung mga aktual na pumatay, kung kilala man, ay nakakulong nga at nakapiit na. At nagta-trial sa ngayon. Okay, yes, ma'am. I'm sorry. Actually, depende. Hindi ko alam. Depende sa chairman. He will allow it, sir, kahit budget telebista. Ang tanong kung saan kukuha ng oras eh. Kasi for 2 weeks, morning and afternoon kami. Mm-hmm. 2 weeks lang naman yan. Mm-hmm. So after... Tapos undas pa itong mga darating na araw. So depende sa chairman. Hindi ko pa siya nakakusap actually. Sir, kailan yung 2 weeks yung pagpasok, sir? Bilang pagpasok. Ang schedule na ipopropose namin, although pag-uusapan pa lang sa caucus, so it's subject to change. November 5, ang sponsorship at simula ang deliberations sa November 6. Pag-resume. Pag-resume. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then from November 6, 2 weeks na morning afternoon, sir. Yes. Okay, for sir, this is just... Thursday lang. Okay, sa ngayon, Thursday lang. Bakit gusto niyo magpunta rito ng Friday? Hindi, sir. Hanggang Thursday lang. O, tamo kayo na nag... Ano yan? Ganun din? Ikaw nagdidikta na? Ganun? Business world. Sir, this is still concerning the ICC. Yes. Can Congress invite these ICC representatives to future hearings and do you expect the Blue Ribbon Committee to do so, sir? I don't know. It depends on the chairman. However, I just like to share the current status. We withdrew
from the ICC. Mm-hmm. We are currently not part of the ICC. So magandang malaman, anong status ng pag-imbita? As what? As what and what for? I would be interested to hear the answer to those questions. But I guess I leave it up to the chairman first of the committee. I leave it up to the House as well. Pero magandang masagot nila yung tanong. As what nila iniimbitahin ang ICC? Mm-hmm. Sir, going back dun sa caucus, sa resumption, ang focus nun kung paano yung schedule lang. Schedule lang. Schedule lang. Pag-aagrihan yung schedule. Kasi siyempre, alam naman nila roughly this time of the year ay budget. Actually, yung schedule na ipopropose ni Senator Grace, nakita ko kahapon, halos pareho lang ng mga schedule sa nagdaang taon. Mm-hmm. Halos walang pinagbago. Even the agencies, with very minor differences dahil sa availability ng secretary. Dahil yung iba may mga biyahe. Ilang araw yung inallocate for the BICOM, sir? 1 week? 1 week. Mm-hmm. And then sabi niyo nga, i-open for media. Hayaan natin si Senator Grace ang sumagot niyan. Mas gusto ko siya sumagot bilang chairman. Pero doon sa initial... Kasi nung nag-finance committee chairman ako, binuksan ko yan eh. Naalala niyo, binigay ko sa inyo lahat. Proposal ng Senate, proposal ng House, BICAM results, we open it all up. Kahit nung time ko, binuksan ko yun, ha? Binigay ko sa inyo lahat ng pinagkasunduan. Kaya lang, ang problema lang kasi, sa totoo lang, detalyado yun eh, ganito kakapal yung 4 na libro eh. So yung pinag-agreehan namin, binibigay naman, pero hindi lang ganun kadali isa-isahin, unawain at basahin. That's why we have the LBRMO in the Committee on Appropriations in the House. Sanay na sila, alam na nila eh. Pero kahit bigay nga namin at binibigay naman namin, mahirap din naman isa-isahin sa parte ninyo. Naunawaan ko rin naman yun. Pero sa parte namin, binibigay naman namin, hindi lang nga iniisa-isa o naisa-isa. Hindi lang ninyo, ng mga miyembro din ng Senado. Kahit mga major, sir, kasi yung kabulagaan, lalo yung AKAP. Hindi namin pwedeng... Hindi, kasi kung ano yung pinag-agrihan, yun eh. News article nyo na yun para hanguin mula doon kung ano yung dapat isulat. Kasi dapat malaman ng publiko, maaaring interesado ang publiko. Hindi para sa amin na desisyonan yun eh. Maliban na lang kung magtatanong kayo, meron bang ganito, meron ganito? Sasagutin yun. Pero yung dokumentong pinagkasunduan mismo, it's available. We will make it available. SP, yun lang po. There were several budget items that were not tackled during the plenary, but were agreed upon during this month. BICAM. Gano'n naman talaga. Bakit? Nakita nyo na ba yung iba't ibang bill na pinapasa namin? Hindi lang naman budget eh. Mm-hmm. Maraming pinagkakasunduan na hindi na pag-usapan sa plenaryo, hindi na pagdebatehan dito, marahil na pagdebatehan sa kamera. At nung nag-BICAM, ininsist ng kamera na dapat kasama yan. Anong gagawin naman namin? Di namin alam yun. So hindi mapapasa yung batas unless malagay yun doon. So posible talaga yun na merong hindi na pag-usapan dito na nalagay sa final version sa BICAM. Dahil baka na pag-usapan sa kamera at the reverse is true. Baka na pag-usapan dito, nasa version namin, wala sa version nila, hindi nila napag-usapan yun, pero ininsist ng Senado sa BICAM na dapat malagay yan dyan. So the same is true. So nakakagulatan. BICAM limited lang dun sa differences. Yes. Pero the difference nga is, may nakalagay dun, walang nakalagay dito. May nakalagay dito, walang nakalagay dun. Pangalawa, when you're talking of a budget measure, it's a zero-sum game. Hindi mo pwedeng taasan yung budget eh. So kung may nilagay sila at kinuha nila doon, kailangan pag-usapan, huwag mong kunin doon, dito mo lagay, dyan mo lagay, etc., etc. So pwede talaga magsingit na po ano? Kasi nga, dapat mong, kunyari, hindi kami pumayag, ayaw namin to, hindi pwede. Pero kung ganito, pwede. Eh, hindi pinag-usapan, it's a subject of compromise. But again, all of these documents are public documents. Hindi ito sikreto, mga hindi ito strictly confidential na dokumento, ha? Kaya lang nga mahirap himayin. Kasi nga sobrang dami, sobrang detalyado. But it's there.
So, it's there for everyone to see, actually. So, sir, kaya kinukonsider a third congress ang BICAM. Ganun na rin paka-powerful yung BICAM. May kasabihan ganun, pero lalahanin mo, walang kapang, limitado kapangyarihan ng BICAM. Pag walang inaprubahan ng magkabilang kamera, wala siya ng pag-uusapan. Mm-hmm. So, saan ka nakakita ng superpower na ganun? Mm-hmm. Na nakadepende kung gagalaw ang magkabilang kamera. Di ba, kung superpower talaga yan, parang si Superman, eh mulat-mula pa hanggang sa dulo, may superpower ka. Parang korte. Di ba? Ang korte, pwede sabihin, mali ka, executive, tama ka, Congress. Pero may limitasyon yung kapangyarihan ng korte. Dapat may magreklamo. At yung magreklamo, dapat may standing. Hindi pwedeng, ano kaya ito? Matanong nga ang korte. Hindi pwedeng ganun, ha? Maliban na lang kung pumasok sa declaratory relief. Okay, Cecil? So, sir, 2 weeks lang yung Senate will be voting to the budget relief? 3 weeks kasama yung unang linggo. By tradition, ganun talaga yun. Ha? Hindi ko pinapaiklian, hindi ko hinahabaan, yun lang talaga yun. Wala masyadong controversial budget, kamukha dati may LCAP, may something like that. Hindi ko pa alam actually, hindi ko alam kung ano nasa isip pa ng mga senador. Depende rin yan sa mga magiging headline ng pahayagan, kung ano yung pag-uusapan. Sir, yung EMPM, yung EMS is until what time? Otosawa, sir. Tusawa. Mm-hmm. Sir, kayo naman, tagal nyo na rito. Sanay na kayo doon. May lugaw naman. May Anli lugaw. Anli lugaw at saka kape. Sir, pancit. Coffee. Ha? Kapalit ng lugaw, palabok. Sir, balikan ko lang hearing. Hindi ba dapat... Pancit, bihon? Mm-hmm. Sige, so bihon favorite ko. Sir, hindi ba dapat yung mga senador impartial? Pero anong dating kung parang naglo-lawyering yung isang senador? Sa, like, hindi ito ang unang pagkakataon din na may sariling opinion yung senador kaugnay sa dinidinig sa budget. Di ba, pag tinatanong yung budget, may sariling opinion siya na may ginawang mali yung ahensya. Bawal ba yun? Hindi naman. Lalo na sa kasong ito kay Senator Bato. Dahil PNP chief siya nung dati, nag-Davao chief of police siya, at siya yung gumawa ng double barrel memorandum. Mm-hmm. Sabi ko nga sa kanila nung pagdinig pa lang, our understanding will be this. Anything you say in the hearing with personal knowledge. Di ba kasi nagsabi siya eh, hindi ko ginawa yan. Hindi yan ang ibig sabihin ko. We consider that you're saying these things on your oath as a senator. Kaya hindi na namin sila pinatayo kahapon nung pinanumpa yung mga testigo. Hindi na kailangan yun. At hindi magandang tingnan din. Pero sir, yung hindi pa naririnig yung testimony ng dating Pangulo, pero meron nang naglo-lawyering para sa kanya? Sa loob, sa labas ng hearing. Sa loob ng hearing, sir. We are politicians. We are judged based on what we think, what we say, and what we do, and not think, not say, not do. Lalo na sa kaso ni Senator Bato Marahil, dahil re-electionista siya. He will be judged in the course of the process. And that is part of being a member of the Senate that is a political body. Hindi ito korte na dapat talaga impartial, na nakatakip yung mata, nakapiring yung mata ng mga uupo sa pagdinig. Ito'y Senado, parang kung bahagi ng Kongreso, which is a political body. May mga posisyon ang individual na mga miyembro ng Senado. And up to the public to judge them, sir? Yes. And they get to be judged every 6 years sa kaso ng senador, every 3 years sa kaso ng congressman. So sa simple term, how would you describe the statement of the former president? Na-clarify ba? Lalo lang tayo na-confuse? Under oath, number one. Number two, I think outside of the, I won't say confusion, misunderstanding regarding nomenclature. I think he was pretty clear with what he wanted to say yesterday. Again, magugulat kayo sa sinasabi ko. Subukan yung basahin yung transcript nang wala sa isip nyo yung imahe na may nagsasalita o may mukha. Iba ang dating. Nagawa ko na yan nung abogado ko ilang ulit na. Iba ang dating. At mas ma-appreciate natin yung mga sinabi niya kung babasahin natin sa transcript. Pero sir, di ba pag the judge, isang judge ng kaso, part yung personal physical demeanor in judging certain aspects? Oo. Pero, may malaking pero ah, court of record pa rin lahat ng korte.
lahat ng death penalty cases, lahat ng life imprisonment cases, automatically appeal diyan sa Supreme Court. Ang mababasa na lang ng mga mahistrado ng Korte Suprema, transcript ha. At sila ultimately ay magpapasya, ia-absuelto ba namin to o hindi. Ngayon, kung mahalaga talaga yun at ganun kahalaga yun, edi sana ni-require ng Korte Suprema, pakita nga nung akusado rin dito, gusto namin makita. Hmm. Hindi ha. Pinili ng Korte Suprema, yan ang sistema ng hudikatura sa ating bansa at sa ibang bansa. Court of record nga ang tawag eh. It's through the transcripts. You get to read it more clearly. Kasi labas na nga emosyon, labas yung parang namamangha ka dahil dati siyang pangulo, di ba? Habang pinapanood mo, labas lahat yon. Binabasa mo na lamang yung mga sinabi niya. I challenge you to read it this afternoon when you release it or tomorrow morning and then let me know, even in private, what you think. Yes, ma'am. That was stated already in the last hearing yesterday. Kung kailangan ulitin, nasa chairman yon, nasa mga miyembro na rin yun, kung nais nilang paalalahanan. Ulitin ko, yung sinabi niya na kaya siya nagmumura, parte ng kwento niya, totoo yun siguro sa mahigit kalahati, pero may malaking bahagi din na talagang nagmura lang siya. Hindi ko naman binilang. Okay, last. Pero ang panawagan ko ha, sana tamang pinaalalahanan siya at sana huwag tayong maging manhid na isiping okay lang yon. Hindi okay yun. Okay, at hindi yun okay sa Senado. Last question from Marlon. Sir, you previously described yung mga remarks to BPS and Begani. Nakapos, sir, what you heard from the former president. How did you describe yun? Alin dun? Yung lahat. Compared to? Throughout the 9 hours. Una, hindi ko pinakinggan lahat. Para sa akin, yung pagmumura, walang lugar yon sa Senado. O anumang institution of record. Dahil kahit sa korte, hindi naman din ginagawa yon. Maliban na lang kung yun talaga yung doon lumabas yung pagka-abogado marahil ni Pangulong Duterte. That was part of my narration, he said. Di ba? Kasi kung part ng narration, pwede. Di ba? Pinapakita mong nung panahon yon, may init ang ulo ko, nagalit ako, nagmura ako, ito sinabi ko, blah, 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 blah. Okay lang, part of the narration. Pero maraming pagkakataon din kahapon na hindi naman part of the narration. Nangigigilan talaga siya. Because he felt emotional and he was convinced that what he was doing and saying was correct. Lalo na kung pinag-uusapan ay di umano ng mga kriminal na dapat ay walang lugar sa mundo. So, sa tanong mo, hindi ko pwedeng sabing unbecoming dahil yung bahagi ng hindi narration, oo, walang lugar yon dito sa Senado. Yung bahagi na parte ng narration, siguro pwedeng pakawalan pa yon. Okay, no more? On that note, thank you so much sa Senta President Jesus Cudero and of course, thank you kay Ging at sa Presidente ng PROS, kay Glenda Olid.